Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabagabag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ng pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol lang isang kamay o isang paa kaysa kumpletong iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila.